variable back. And we are live tayo nagbabalik. Second series for today, bakbakang Team MY versus Army Geniuses. Kami nga pala ang inyong official broadcast coverage para sa tournament na to, BTS Pro Series. Makakasama ko syempre the one and only Darkstar. 4th pick na tayo napasok guys. May inasikaso lang ng slight konti bagya. And ano tingin mo sa matchup na to, boss? Bago tayo mag-umisa sa drop, meet ka muna sa Discord. Meet ka muna sa Discord. Ikaw kanina eh. So yan, narinig na yan. Pero yun nga, good evening sa inyo lahat mga sir. And 4th pick na nga po. So Army Geniuses, sila yung talo sila na, so lower bracket na to. So we know, na yun, alam na natin from the previous game, sila yung isa sa mga nag-qualify for the feat na naghihintay doon yung Ubin. Neon, Execration, and T1 na inaabangan din, Jay. Si Gabi. Tapos takan din man, di ba? Parang trial na rin ko for Gabi. Di ba? Pero, syempre, daming din nag... maraming umasa. Si, sino ba to? Si Ana yung kanilang carry. O, ano? Although, nung umpisa pa lang, may nahihint na ako na carry sa kanila. Pero anyways, going back sa ating draft, so MY will pick Terrium Day. So, I guess, decent lang yung draft ng MY kung 2,000 eh. Daming control, you have Dead Lion, meron ka rin Dream Core, pwede rin mag-control no pain later on. So, itong Army Genius, bigger ng possible carry team. Adjustable pa rin naman yung Queen of Pain as an offlane. Pero kasi, kung titinaman, goods din eh. Flexible pick siya in a way, pero alam naman natin, strong laner naman tong Tide. So, I guess, ano na to eh. Makita mas na fix na rin yung kanilang mga roles in terms of their lineup, di ba? So, ang kulang na lang ng Army Geniuses dito is possibly position 5. Pwede nila adjust ko eh. Oh, hindi! Adjustment, ito, LC yung ipipick dito na Army Geniuses. So, medyo na, medyo intriguing kasi yung LC, pinipick siya sa last pick, di ba? Gaya na sabi ko kanina, yung Tidehunter, medyo binan na adjustable and ginagamit din siya as position 5 knowing yung pressure tide tsaka yung overall na kakunatan niya is yung factor ni isang position 5 pressure, di ba? Kasi sakit din yung pang Golayan pero I guess kayang iinda dito ni Tidehunter yung link na kaya talaga yung i-visit dito yung Templar sa asin. Well, knowing si Templar mag-i-snowball siya ng mga terrible kailangan pa niya dito ng mga siguro or after ng 20-minute mark, doon pa lang natin makita yung presensya nung isang Terry Blade. Compare mo sa TA, like mga 15-minute mark, makuha lang yung Desolator Dagger, instantly, pwede na silang mag-stick around mid-use. Pwede silang mag-play around din LC pag nakuha na nila yung mga needed na nila na item. So, medyo scary lang to for Army Geniuses. Mas yung pace compare mo dito sa... So, sa MY naman, I think kailangan lang nilang kailangan lang nila, muna nilang maging slowly but surely na maps Terrible para kahit pa paano makasabay sila sa tinong Army Geniuses. Yun ang siguro nakikita ko sa drop sa kanila. Pero I guess Army Geniuses mas sila in terms of damage eh. Meron kang Tide eh. Tide tanggal din ng Armor Corruption. Hindi ba? Alam naman natin si TA one hit delete lang yung mga heroes dito ng MY later on. I agree. Hello? So bakbakan tayo guys. MY vs Army Geniuses. Kani-kanina lang sa mga hindi nakapanood. Ayan. Panalo po yung Polaris against Lil Gun. Umabot din silang game 3 and to-to-to yung naging bakbakan game number 3. So second series tayo guys. Again, kami nga pala ang inyong official broadcast partner. And big shoutout sa ating official broadcast coverage partner which is Globe. Ayan, hashtag malayo ang mararating. Pero na-disconnect lang muna sandali dito yung Lion. So paalala muna natin boss. Honestly, yung both teams, starteran ko na siguro para sa side ng... Ah, okay, walang copy ka. Okay, copy. So, para sa side copy ng... starter naman na, Boss Dars, eh. Sige, side ng MY, we have KNP, Sanya, Terrorblade, BB, Crybaby, Sanya, Paxeri, Sanya, Pangular, Stylish, Sanya, Lion, and si Lionax, Sanya, Ancient Apparition. Ayan. Sa Army Geniuses naman, mamamang hindi tab ni Direct. MG, when ready. Nawala, may, nawala. I think may delay din to. Nawala. Pero, Army Geniuses ha, si Narman yung kanilang position for, si, di ko sure kung sino nawala sa nila, sa, I think sa series or sa tournament lang to eh. Ito, Jay, ito nakatab na.
yung ating for AG side. Si DB yung gagamit ng Queen of Pain, Azure naman para sa kanyang Templar Assassin, Wongi sa kanyang Legion Commander, and sino tong si Nar, si Basir ba to, si Baris yung yung post 5 nila ano. Wait lang, din ako medyo daw ito ano. Nagkaroon ng bakbakan guys. Parang parang nanibago bigla sa sobrang tagal. Ilang weeks din tayong napahinga? 2 weeks yata. 2 weeks din, no? 2 weeks din, 2 weeks. Laro na ba ako, boy? Guys, gusto talaga nila dito magkaroon ng bakbakan. KNP, gusto nila i-target dito si Narman, pero wala. Kahit na apat lang dito yung Army Genius, wala silang mati-takedown kahit isa. 20 seconds pa bago magkaroon ng bounty rune. Chill na chill lang, both teams. Pero teka, mukhang nga lalaban dito ito, yung AG. Sila naman. Pero what a 3-man stun. Nandun yung overwhelming odds. Plus the cookie, Ancient Operation Mightfall. Siya yung magiging first blood dito in Azura. And syempre, first boss test. Ang first blood na yan brought us by. Until it has been spilled. Rene, hello, boss Dars. Pero yun, first... nagchachapi ako, Ben. Wait lang, ayusin ko lang yung sa akin. Sa side ko. Okay, okay. Syempre, that first blood, guys, brought us by PNX Bet. And sa mga tropa nating betlers dyan, use our promo code LuponWXE upon registration, guys. And syempre, hashtag bet responsibly. Sa wakas, MY pa naman sana yung gustong mag-take ng first blood dun. Pero in the end, AG pa sa huli yung makakakuha ng kill. So, laning pace tayo, guys. Si DB dito, ha, maglalaro ng Queen of Pain para dito sa top, which is a carry. Kung susumahin, guys, nilaro nila yung Templar as a mid lane. So, this is a Templar together with Tidehunter na support. One two punch combination kung sakali, no? Oo. And, G, okay na ba? Di ba ako choppy? Yan, okay na. Kanina lang, okay na, pero okay na. Ngayon mukhang goods naman na siya. Okay. Kanina. Mukhang man yung gumana, pre. Tsaka, ang dami din nagre-reklamo sa connection oras. Kahit ako, di rin ako nakapag-stream ng ganitong oras. Or, minsan, kapag nag-dodota din ako, nagpapakatlos din ako. Tapos, 80 yung ping ko. Tapos, mga 13 or mga 24 pang pakatlos ko dyan. And, kapag pakatlos kasi, di ka talaga makakalaro na maayos, men. Stop dance talaga. Much better. Pero, yun nga. Kaysa iris mo yung MMR mo or di ka mag-enjoy, ano na lang muna, no? Parang papas ka na lang muna. Chill lang. Chill lang. Yeah. So, pero so far yung lane okay naman eh. It's just stable. Think ito yung pinaka-crucial lang for Army Genius. Kailangan nila ditong at least CTE stable niya para pag transition niya dito ng jungle eh sobrang smooth, di ba? And kailangan din gumalaw dito ng Army Genius, but speaker. Okay. Nakapag blind spot pa, sayang, naka-metamorphosis pa naman sana doon yung Terror Blade. Nakapag blind spot yung LC, easy kill na sana yun para sa carries ito ng MY, pero unable makuha yung kill na yun. Pero ayun na, sa wakas, nahanap pa rin talaga. Lionax tumulong na rin para i-search warrant yung nasa 3 line na Legion Commander, and that's a support kill lang naman, pero at least nakakuha, napag-take din naman na, ng assist and experience as well yung Terror Blade. Which is, di ba? Ay, gusto mo itong Terror Blade na bigyan mo talaga ng decent farm and di na pe-pressure. And kita mo naman, AA is one of the heroes na medyo masakit din sa list lang. Alin na yung third skill, di ba? Pag-indock ka dito na magical damage. Plus yung pang, di ba, yung pull feet niya. Once na mag-connect yun, instantly pwedeng mag-press the attack itong si LC. Pero di niya nagagawa. Di yata siya kumuha ng press the attack dito, men. Gusto niya yung overwhelming odds. Kanina kasi nung nagkaroon sila ng bakbakan sa may right side ng river, ayun yung kinuha ng Legion Commander na first kill eh. Kasi kumpul-kumpul yung kalaban. Well, nakuha naman nila yung Ancient Operation doon. So siguro baka pinanindigan niya na dito na mag-overwhelming odds type siguro. And siguro goods din eh, pang illusion damage for Terry. Kati din kasi niyan. Tsaka tingin ko Sol Ring muna yung i-build dito ni LC. Usually kasi pag magre-recta ka dito ng armlet, most likely right clicker ka eh, and hindi mo ma-max mo, hindi mo ma-max dito yung first skill mo. But since Terrible Bleed naman yung kalin mo dito, sobrang sulit na pag-i-spam
out yan, overwhelming odds. Tsaka sobrang kato, parang ES din to in a way na kung ano yung mga units, kung dikit-dikit yung mga units dito, yun din, or sabihin na lang natin dito, added damage din yan. But meron ka rin ng snapfire, kaya buti may hihirapan pa dito si Terrorbeat na sumi-ES sa may bottom. Yung pa-ECTPin mo si snapper, paano mo papapatayin to, or somehow, alam mo, yun pang siya i-auto position para ma-lessen yung pressure dito for LC. Sa mid lane matchup, so, di pa natin gano'n napapag-usapan to. So I guess, walang kill potential to. Depende siguro kung mag-rotate si Lion pagdating sa power par. Yung roots, ano lang eh, even lang. Dahil water rune pa rin naman to. Pero so, yung mid lane natin medyo stable lang. And, yun mo, nakakasabay si Pac. Yun naman maganda dyan sa CS. Pero yun, sinasabi natin. Double cookie plus yung Scatter Blast kumonekta nun. Coming from Narman. He managed to take down that KNP Terror Blade. Isa pa sa ulit sa top lane. Madadali din dun. Yung si Stylist Lion. Though na-trade naman si Varys. Seller yung makakapag-take ng kill. 1-for-1 sa top lane. Pero na-take down kasi yung Terror Blade carry dito sa bottom. So, good exchange pa rin para sa side of army. Tsaka kasi pag point blank yung damage eh. Di ba? Mas masakit. Kaya tutok na tutok talaga yung Scatter Blast dun. Tsaka lang, buti kasi ni Terrorbeat sa totoo lang. Huwag events pa lang. And kita mo, level 3 pa rin siya. And somehow itong sila eh, di mo rin siya masisisi na nagsasak din siya ng XP kasi napapressure din siya sa dami ginagawa dito ng Army Genius. But yung Queen pala is scary. Which is, most of the time, nakita din natin to sa mga previous tournaments. And yung Queen of Pain is one of the heroes right now na nagiging unorthodox din. Kasi any lane to eh. Diba? And kaya din ni Queen of Pain na mag-transition din from right clicks. Or magdidepende siguro kung ano yung kailangan dito ng AG. Kasi titignan mo, TA talaga technically naging main damage din nila. And I think si Queen of Pain magiging item na. So, kaya instant nice cooking connecting na naman. Nandun din yung press the attack para at least magkaroon ng mapag-regenerate Narman. Pero tuloy-tuloy lang sa pagbayo dito si KNP. Again, Lionax ulit yung makakapag-take ng kill. Sila yung nag-initiate pero sila yung mabibigyan. Sayang di lang napupunta para sa side ng MY yung mga kills. Puro dito sa AA. Di nasusulit eh, no? Benefit pa lalang super chain. Makakabili pa rin siya ng mga consumables or mga wards. So ayan, netong si Yasura, di pa natin nakikita yung impact ni TA. Di pa natin siya nakita na nag-rotate. Di natin na siya nakita na pumupunta pa sa jungle. So ngayon, lane pa muna eh. And kuting may Genesis, hindi pa sila nagpo-provide ng stacks. I don't know kung itong si Snapper nag-stack. Pero most of the time, sa lane lang siya nakatutok. Siguro pag nag-stack si LC, feeling ko pwede na siya Pag ganito pa namang nakukuha na agad ng Templar Assassin yung Groove, like, laning pace pa lang, sobrang overform niya. Look at this, 53 last hit, 13 denies versus 35 and 3 dito nung POC. Mabilis makapag-snowball yung Templar Assassin dito pagdating sa network mamaya. Kasi alam naman natin, pag yung Templar, isa yan sa mga mid-game na heroes na kaya ka talagang i-punish. So makuha niya lang at least yung Desolator. I think nasa delikadong sitwasyon na MR, pero bottom nice lane. O, connecta naman dun yung stun nung Lion ni Stylist, pero hinahanap ni KNP, eto makikita. Pero again, Lionax na naman, pang killing spree niya na yan, 75% ng kills ng MY galing. Dun sa AA, sakit mo ano yung Terrorblade, kaso siya talaga yung nakaka-last hit. Hindi niya maawat yung sarili niya makuha yung kill, no? Very unfortunate lang yun. But, fuck! Eto sila si BB, nag-tipid. Least level 7 already, kaso di niya ata maabutan, men. Nasa kabilang malanda siya, hindi, kita na siya. Nai-ward dun sa may triangle. Kung maaari nila, pero I guess, hindi na. Medyo nagsayang yung TP dun, no? Ni BB. Medyo nag-overstand din si Tide, pero maganda yung ano niya, yung pagpasok niya dun, or pagtago. Tapos haste pa, umalis ka na dyan. Buhak dyan, men. So chill lang muna at least habang nagpa-form sa triangle area, kukuha muna ng experience yung Tidehunter sa middle lane. Pero again, itong Templar Assassin na to, yung nagiging
sakit na sa ulo. Although hindi pa siya gumagalaw pagdating sa mapa, pero look at this net worth sitting at 4,300 na yun. Kung mga luwa pa sa kanya yung carry nila na Queen of Pain, yes, 4-3 tayo dito, pero pagdating sa net worth nitong TA, buhat na buhat niya yung AG talaga. Tsaka iniisip kasi dito, why is TA na carry ko? Pero ganda kasi adjustment ng, kasi alam nila na pag TA, yes, siguro si wait lang, bago yan. Diamond pa tayo din. Pero ganyan, inuro dito ng Radiant's middle tower is under attack. Pero kung titila mo kasi, adjustable parehas eh, so far. And nakita, kaya nakapag-farm din dito si may top lane. No bango, sobrang lambot nito men. And since level 6 na siya, nasa mid na. Napuwersa siya siyang gamitin dito yung Rolling Thunder Puck as well, ginamitan na ng Dream Coil, pero kukonekta pa ba one more time? Yes, kumonekta naman yun, pero Azura makakaalis naman siya into safety. Wala pa pang Ravage dito si Garrus, hindi pa siya ganun ka-threat talaga. Sana lang i-take down dito si Azura, pero hindi mangyayari. Naparotate dito si Celery, so Queen of Pain, may chance siya rito kung sakali patayin itong solo lion dahil meron na siyang Sonic Wave. Di natin kung gagawin niya ba, mukhang pinaplano na siya, pero nakakotob din si Stylus. Mapipigilan siya. Nagda-doubt pa siya kung go-go ba niya dito yung lion or maging worth it. Isa Sonic Wave ba niya to? LC going for the... So, papakunat lang for LC, hindi siya na helm or mag-upgrade siya dito ng... So, most likely sustain itong LC. Sipin mo kasi pwede din siya mag-pipe dito later on eh, para din ma-indent niya yung Ice Blast, but Varish. Delikado siya. Ito na, Varish. Overstepping sa tarima ng MY, pero mga matiit. Take down si Celery. Possible good trade. Good trade talaga, as in. Mga matiyan sila ng support tide na position 5, kapalit yung position 3 na si Seri. Not good para sa side ng MY. Not good. Hindi natin. TTA, may bonus damage. Hindi kasi yung kanyang refract. Kaya, ito yung kaya naman ni Pangolier. Ma-lessen yung physical damage kapag tumama sa multiple heroes yung kanyang shield crush. Kaso dalawang hero or isang hero lang yata yung tumama eh. Kaya hindi niya na, no? Hindi niya na survive yung damage shoot ni Tempress. Pero mag-TP, I guess, no? O nga, kakatansin lang kasi too late. Push na dito yung tier 1 tower. So sobrang early nito for Army Genius. Magandang sign to for them para makikita nila yung, or pwede na nila yung mga resources ni Terribit. Ito kasi yung play around ni Terribit sa ganitong pacing man eh. Yup. And as of now, although 6-4 yung scoreline natin, this is a 3K gold advantage na agad para sa side ng AG. Ang controllable na talaga yung ginagawang pag-form dito ng Templar, and gusto niya na hero yung pa-farming dito sa bottom lane. Sakto pa yung Ravage na binitawan to. Pauli-uli ang tentacles. Inabot pa si Stylus, and look at that Sonic Wave coming from DB. On point, plus makapag-takedown ka dito, Darce, ng tier 1 tower. So 2 kills plus objective agad-agad para sa itang AG. Although namatay nga lang doon yung si Norman sa kanyang snapper. Pero not a really good trade pa rin for MY. Just only the snapper yung namatay doon sa mid. Medyo nag-overstand lang. Tingin ko gusto lang niya mag-farm. Radiant's or maybe pwede rin siyang kumuha ng... Or na bali lang nila attention doon sa mid middle. Kasi nakakumit na rin. Hindi na rin makakabol doon si Narman sa mid bottom eh. Dalawang push yun na for Army Genius. From mid to top lane. Sakto may ulti doon si Tidehunter. So great usage ng mga ulti dito coming in for Army Genius side. Pero tatry dito ng MY na i-even things out yung kahit at least isang tower lang. Kasi medyo lugi sila sa Draven eh. Yep, so makakaisa naman kahit papano ng objective. Pero this is not good para sa isang, especially when you're Terror Blade na yung map opener tier 1 tower sa gitna is nabasag na agad. Especially kapag you're facing gantong lineup na meron silang Legion Commander. And looking at Dyer's Legion Commander, he's looking for a Blink Dagger attack. Ba? If I'm not mistaken. Yeah, Blink Dagger muna. Para makakuha sila ng pick-up. Plus, tingin ko sasama dito si Tide eh. Si Tide, si LC pag nagka-Blink Dagger. Pwede rin si Snapfire.
Kasi titignan mo, kahit walang ultis or mga big ultis dito yung army teachers, they can still kill anyone eh. Basta may flick dagger lang si LC, mag-collect lang siya dito ng mga dual damage. And medyo threatened pa rin kahit papano si LC, aside lang dun sa TA, di ba? So kung isipin mo, yung LC mo, maraming damage, di ba? So kung is ever namatay dito si Templar Assassin, meron pa silang mabibigay or mabubuga pa every team fight na i-attempt dito ng army geniuses, man. So chill lang muna, wala pang pinaplano at least army geniuses habang MY nagpop na sila ng smoke. Tahanap na lang sila ng target pero Womi medyo nakakutob na rin, hindi niya natatapusin yung neutral creeps na pina-farm niya sana. Kaso Azura, this could be a good kill. Kumahanap siya ng MY pero masyado na daw malalim. And check na sila dito ha, given na naglagay ng traps yung Templar Assassin. So basa yon ng army geniuses, mukhang counter smoke naman yung gagawin nila. Yung MY na yung kailangan ngayon, magtakbuhan, tatama yung stando. Pero mapabibitaw yung Ravage, hindi ko muna yan. Patay yung Tide Hunter, pati trade naman yung Lion, and naduwin yung Ancient Apparition na bumitaw ng Apo Blast. 2-for-1 exchange, killing spree for Azura. And again, AG punishing itong kupunan ng MY. Pero ganda pa rin ang pagkamatay doon ni Tide eh. Nakapag-bigitaw pa siya ng Ravage into Mortimer's Kisses and hold pa niya dito yung multiple heroes ng MY. Pero support lang kasi nahuli nila doon. Masasabi ko siyang hindi worth it kasi support yung nakuha nila and ang tinatry dito ng AG na i-connect yung mga ultis nila is dun sa mga core eh. So far, yung mga core dito ng MY is nakapag-farm sa mga iba't ibang mapa dito. And si Terrorblade, yun lang siya sa may triangle kasi nasasakop na sila dito ng AG dun sa may bottom lane. Kasi nagpa-farm na lang dito si LC eh, para makuha niya yung blink dagger niya, man. True. So yun lang, siguro mag-intime nila. Kailangan nila yung ano, no? Yung blink dagger. Once makuha niya yung blink, pwede silang mag-take ng pick-up and then possible Roshan later on. Basta core yung at least mapapatay nila. Pero by time lang din talaga muna for MY. At least nakakasabay naman kahit papano yung Terrorblade nila in terms of network. May Nasonic Ridge top lane. That's gonna be Seri and the binitawan Dreamquail dito. Yun lang. 2-4 heroes bumaba na. Samo po yung Apo Blast. DT tanggal yung 5 streak niya dito. So Lionax, guess what? Siya na naman yung nakapag-take ng kill. This Ancient Apparition talaga yung mga nakakuha ng kill, no? Kanina pa. Parang 60% ng kills participation sa kanya lahat, no? Kasi dominating na siya kanina eh. Nung nakita ko yung streak niya. 60% kill sa kanya. And other than that, yung pack, siguro konti lang yung kills nito kaya nakukuha nila or nakukuha ni Terrorblade yung kill. Tingin ko ang laki ng boost nito ni Terrorblade. Hindi siya, alam mo, hindi siya mahuhuli sa kanyang items. Kahit dalawa lang, pero no? Sa bottom lane. Dire's top tower is under attack. Kahit dalawa lang, laking bagay nun for the carry. Diba? Lalo na sa Terrorblade especially. Ito, blink dagger na si LC man. And mukhang magkoconnect na muna dito yung army. Meron din Mortimer's Kisses. And kung titignan mo kasi ang pinaka-ideal na i-duel ito na si Pank or si Pangolier. Pero counter naman agad ng Rolling Thunder. Kaso nandun yung Kisses. Aabot naman ba for that full victory damage? Hindi. Actually, makakasurvive pa. Pero the Scatter Blast ni Narman. Dalawa sila dyan mamamatay. Hindi na nila nakuha yung dual victory damage. Mamatay pa silang dalawa. Ang ganda nung reaction naman that time ng MY. Parang ano rin eh. Kung titingnan or kung ma-replay lang at least. Planado din na binait nila yung Lion. Then, kumounter lang din agad ng Rolling Thunder. Gandang ano? Counter initiate para sa side ng MY. Yeah. I think kakasabi ko lang kanina na ang pinaka-ideal target dito ni LC na i-duel si Pac or pwede rin si Pangolier. Kaso si Pangolier kasi kailangan niya munang lumikod or titignan niya muna kung nagbibitaw ng spell tong AG eh bago siya mag-Rolling Thunder. So I guess kailangan dito ng Army Geniuses i-address kung saan yung pwesto ni Pangolier or saan pwesto ni Pac, diba? So I guess itong Pac pwede rin siya dito mag-link and spear kapag lagi siyang hinuhuli dito ng duel. So para mag-change target din itong si LC kung sino ito target niya for that duel. So far si Terrorblade yung Rosh attempt. Yung, item niya eh. They know eh, walang Rolling Thunder dito. Plus meron silang information kanina lang na halos 30% kanina. I mean na 60% ng heroes ng MY nasa bottom lane. Pero mukhang aabot naman kaya sila ang tanong. Pero yata nilang mag-contest. Sino mauuna? Yun, duwin. Look at that Sonic Wave! Deleting na support dito ng MY and then tuloy yung pag-Roshan man. Nanakaw nga lang ata nung Paki. Yes, that's not siya. Yes, BB, cry baby para dito sa side ng MY.
binita, ano lang nila, sinakripisyo lang nila, inala yung two supports, and I guess that's worth it na rin, na mamatayan ka ng dalawang support kapalit ng Aegis of the Immortal. Kasi kung hawakan to ng Army Geniuses, mababraso sila for sure. Hindi ni Ravage, no? Braso sa farm. Oo. Oh, nag-hesit. Hindi ako sure kung ano yung plano doon ni Varage. Like, yung, meron siya Ravage. Oo. Oh. Nakumita si Sonic Wave and yung Ice, yung Mortimer's Kisses. I guess, ano eh, tawag dito? Oo, oh, support yung nakuha mo dito, pero good risk dito. Kasi, alam niya, papatay na si Rob. Ilang hits na lang dito for that TA. Pero somehow, di ba, yung reflex din. Di siya natatakot eh. Kasi alam niya, pag na-snatch mo yung Aegis, okay, worth it, di ba? Di makapag-run down dito, Army Geniuses. Kahit mamatay man siya dun, nang dalawang beses, I guess, sulit pa rin yun eh. Pero good, mag-escape pa siya. So, makapag-hold pa dito yung MY. So, ang kailangan lang dito ni Pac is huwag lang siya ma-checkmate sa duel. Kasi dahil siya pwedeng patayin dyan, man. True. So although nakuha man or na-snatch ng MY, hindi pa rin may pagkakailang lamang na lamang yung Army Geniuses. Sitting at 8,000 yung kanilang gold lead sa game natin ito. 19 minutes sa mga tropa natin kaka-tune in, guys. This game number 1 pa lang naman. And yung matatalo dito, malalaglag na, no, Dars? And then yung next, uh-huh. I mean, yung mananalo naman is magpo-proceed and I guess makakalaban yata nila ay... Polaris. Hindi ba makakalaban nila? Oh, hindi. Qualified na yung ano, qualified na yung Polaris. Ayo. Oh, Lilgan yan, yung Lilgan pala. Nila, Lilgan pala. Yep. Ah, pala qualified. Kakala na qualified ba po? Anyways, and yeah, 19k dito for Army Geniuses. Dual damage. Patay nakita so far 20 pa lang yung dual damage dito ni LC. Pero somehow yung etong kasi yung, may Aegis eh. Di ba? Kaya di nag-hesitate pa dito yung Geniuses na kumuha ng kills and trying to smoke up dito na makuha nila si Terrorblade at that point. Mantas time na rin yata si Terrorblade. Ito na blink. Kaso lang hindi niya mahahalap yung original. Buti na lamang hindi urig yung na-duel doon. Ito na yung Rolling Thunder. Di ba tama yung Apple Blast? Hindi kumunekta yan doon sa Legion Commander. Kaso nandun yung cookie save though. Ambahan lang pero... hindi naging gandong kaganda yung initiation. Pwede mag-blink in si DD. Pero this is only ancient operations. Speaking of blink in Varys, with a blink of his own, co-connect. Ayun, kaso wala silang mapatay. Overwhelming answer yun. Sa wakas, last one yung DD Queen. Okay, yung co-connect. Plus that Sonic Wave. Again, that two supports. Double kill para kay DD. I love the fact na hindi sila nag-give up sa play na yun. Kasi alam nila na hesitant din eh yung MY. So, good kill pa rin at least. Although hindi nakuha yung dual victory damage. Sabi na lang natin na nabawi na nila yung error dito ni LC. Diba? Pero ito Ravage. Hindi nila ni-respect na mayroon pang Ravage pero maganda kalagay nila dito because low on HP yung LC. And hindi nila mapatay nang mabilis yung Pangolin pero in the end not intake pa rin naman nila and ito na yung illusory orb halos lahat pulado para sa side ng AG. They need to make it work. Position 2 and position 1 para sa side ng MY. Maghahabol ngayon dito and look at that Eye of Squad is low with this. Napakakunat na Tidehunter. Samo po yung Apple Blast. Take down nila yon and makakakuha sila ng tatlong kill at least sa side ng AG and babasa 7k yung kalamangan. Kahit papaano nakabawi or nakapag-punch back din yung MY. Hindi sila, alam mo yun, hindi sila pwedeng kumuha or gumanti dito nang walang kalaban-laban dito. And niris na rin nila yung Aegis dito ni Pac. Knowing na si Pac, kailangan na niya mag-reset. Wala na rin mga spells. And the good thing dito for MY is somehow nakapag-catch up na sila dito. And si Terrorblade, he has that Scuddy. Nakakala ko nga rin, itong Terrorblade magmamanta style siya dahil yun nga, dahil nakita niya dito, kailangan niyang maging makunat eh. Kaya nag-scuddy na rin siya dito, man. Although, meron siyang manta, marami siyang pwedeng i-dodge na, or i-dodge na spells. Pero ang problema nga lang is, ito si Terrorblade, kapag nag-manta style, siguro naiisip niya dito na pag hindi siya nag-scuddy agad, hindi siya ganun mamamatay. So, Blink Dagger para kay Azura. Nakakasan na rin yan. 100 na lang yung kulang. Pero, oh, maka-hold up pa. Nandun yung setup of the BKB. Ilang! Yung Psyblade, nahagip pa doon yung Terrorblade pero may ipit na sila Yonax. Buti nakapag-react pa in time and hindi na manage ng MY na i-burst agad. Nakapag-react pa ng BKB dito yung Templar and ang bilis ng backup ng Army Geniuses and pwedeng-pwede nila i-take down for sure. Itong tier 2 tower sa bottom lane. Ganda din kasi yung pag-link on doon ni Sinave niya agad dito itong si Azura pag-react siya agad dito ng BKB. Although yung last
ayun, meron siyang finger, pero iniisip niya dito, hindi sapat yung burst kung i-finger mo siya agad, diba? Meron pa siyang Radiant's bottom tower is under HP. Attack. Mabuhay pa si Templar doon, and dito, medyo nag-hesitant lang doon sila yan. Tsaka, related niya rin kung mag-finger siya dito, wala din. Makapag-react pa rin dito si TA. Yup. So, Radiant's tuloy ang unfinished business. Wala nang planong tumipensa yung MY. Currently, yung 80% ng hero nila Dyer's nasa top and mid. So, 19 na kalamangan pa rin naman to para save ng Army Geniuses. Next rush natin, 2 minutes pa naman. Medyo matagal-tagal pa plus rush timer. Pero eto na yung smoke ng AG, knowing na meron silang Ravage available ulit para sa magaganap na teamfight kung Dyer, sakali. Kaso walang malapit-lapit na target. Nag-scan na rin dito yung Dyer. Yun na, duel. Pero yun lang, nanonood yata si Pangolin. Ninaman manan niya yung mini-map. Naka-EFK siya dito sa may baba ng triangle area. And wala nang paligoy-ligoy. Blink and duel agad para kay Womi. Di 35 seconds dead itong Pangolin. So this tier 2 tower, pwede nilang sunod. Hindi din kasi yung triangle nila. Wala din silang vision na makita nila yung movements ng Army Geniuses. I don't know anong ginawa doon ni Pangolin, so kasi napansin na may mga heroes instantly na duel agad si Pangolin. So ngayon, mabubuhay na rin siya. Yung ilang seconds, 1.75 seconds yung nabibigay niya at least na spell immunity sa mga kakampi niya, especially nakapronta. And nung Templar Assassin, meron na yung refraction. Ang hirap mag-initiate sa kanya, ano, like for example, ma-voodoo siya or ma earth spike, pwedeng-pwede lang siyang i-press the attack, sabi automatic may spell immune, no? Kaya kanina BKB agad si TA. Kaya kung si 1.7 tapos yung TA mo pagdating ng 6 minutes or seconds yung BKB mo dito, di ba? Plus 1 ka na BKB, and yung Dyer's duration na yun sapat na para makapag-delete ka ng mga dito ng MY, pero nag-smoke din almost 2 seconds, pero pa-expire na rito yung smoke ng MY. Wrap around play sana yung gusto nilang gawin, pero EG, naka-utob din sila. They're aware, ha? And look at this, MY, they want to play dito sa nila pag nilang vision. Ayaw nila mag-overextend din, pero hindi ibibigay ng AG yung nakahaing patibong dito para sa side ng MY. Good read para sa side ng MY dito, Jose. AG. Reyes. Oo. Tsaka alam nila kasi na nag-drop din sila ng ward or nasa entry dun. Sakto, may entry din dito yung Army Geniuses. So sa ngayon, yung Army Geniuses, pupunta muna sila sa may top lane. Meron pa rin yung tier 1 tower na hindi pa nababasag dito ng MY dun sa may baba. So, I guess ano lang to. Kumbaga, plan B na ng MY. Kung wala tayong makuha na pickups, push na lang natin to. Para mapag-map control din dito yung MY. No, speaking, itong si Azura, nakapag-push siya dito sa top tower. So ano lang, mirror lang yung nangyari. Kaso wala ng tier 2 tower, so lamang sa push dito yung Army Geniuses men eh. Kaya kung titinawa, pwede nga sila mag-play around lang dun sa may resources ng MY, sa may baba eh. Nung na-push, the moment na na-push nila dito yung tier 1 or tier 2 tower sa may middle, sa top lane, and yung middle lane eh, ito na yung start ng map control dito ng AJ. Pero sa ngayon kasi, papalag na dito yung MY kasi meron ng Scuddy, BKB, itong CKNP. So, mag-attempt man sila dito ng teamfight, at least meron na silang mabubuga, meron na silang damage. So, na-clear out na lahat ng tier 2 tower, outer towers ng AG yung dapat nilang i-clear out. At least nakakuha din naman ng dalawang tore na trade yung side dito ng MY, and then umuwi na sila, and then nakapag-drop. Pwede silang mag-ano dito, at least mag-regain ng mapa, pero pipiliin nilang mag-smoke. Dyer are scanning. So let's see kung saan yung route ang tatahakin nila. 45 seconds bago magkaroon ng Roshan. Ito yung inaabangan. Madali lang po for AG because meron silang nakalapag na trap sa loob ng pit. So wala nang kailangan pang naku, si Queen of Pain rin dito. Mauhuli yung Radiant, pero may ispatan nila yung Queen of Pain. Automatic burst. Pero look at the press the attack. Bosset talaga din. Pop na rin ng BKB agad-agad. They're trying to manfight. Itong Terrorblade. Look at that duel. Ang Romomi. Plus push buckle out para kay Seri. Kakainin siya na ng Desolator. Ang tagal ng BKB ni Azura. And 2 kills, 2 core hero, tama mo pa itong si Stylus Cookie. Hindi nga lang kukonekta with the Scatter Blast, pero I guess once magka-blinkin na itong si Womi, automatic mamamatay. That's a 3-4-0 exchange
with 12k gold advantage and they're not done! Uunin pa nila dito yung Angel Operation, apat dapat! Alam mo, one trade doon yung kupunan ng MY and this could be a high ground siege! Pero hindi ganun kataas yung death timer, so maybe rush! Dahil nga, meron naman sila doon traps. And then, anytime soon, pwede hindi gusto mag-chunk ng damage at least dito ni Azura, sulitin! This is the day, hindi ito na marirealize nila, wala silang creep wave. So Roshan will be for sure matitik kung sakali. Mga AG, walang ano eh, meta eh. Wala din meta, oo. Tsaka sayang din eh, medyo sad lang yung nangyari sa MY site. Kasi yung BKB na inaasa natin dito kay Terrible, wala pa siya nakita na hero eh. Diba? Although, kung wala lang si LC doon, na burst out na nila si Queen of Pain, hindi na siya makapag-react dito ng BKB. Pero ang problema kasi ang unang team Queen of Pain dyan eh. Oo. Unless, isipin mo, may status resistance pa yung kanyang Kaya Instant dyan. So, kahit pa paano, even walang Presti attack, feeling ko makapag-react pa rin siya dito eh. Diba? Tsaka yung Terror Bleedbone na nasa, naka, ano, naka-pronta or na-out of position, ang dali lang niya i-burst eh. Kahit sabihin mo may BKB, diba? Nandiyan pa rin yung damage ni TA, nandiyan din yung duel, sonic wave, isipin mo yun, ang daming way yung army genius. Kapag na-out of position yung isang Terror Blade, katulad na nangyari kanina, is wala nang damage output dito yung MY. Although si Pac, ang gagawin na niya, magnunook ka lang siya ng, or mambubusit lang siya sa teamfight. Pero hindi pa sapat yung Pac dito eh, di ba? Kasi defensive ito, item yung binigyan dito. Si Varys, nag-pop na rin ng Rolling Thunder, nandun na rin yung Cold Embrace at least. Na Cold Embrace tuloy, Cold Feet. Kaso medyo tanky BP talaga itong Tidehunter. So may impormasyon na na-take itong AG. For sure, magde-deward na sila dyan anytime soon. BKB is up na rin dito, kabibili lang ng Legion Commander and talagang nag-skyrocket to the moon na SLP 17 na dito para sa ng AG Dars. Yeah. To the moon talaga yung SLP. Kahit pa banat is nagpiso. Oo. Yeah. Sawang as. Alam anong tawag dyan, par. Good day manager talaga. The return of good the comeback. Good day manager yung mga the return of the comeback talaga. Talagang good day sila sa mga manager natin. Pero ito, good day sa tanghaling tapat. Daytime pop ng smoke, AG. Muruta na tatahakin nila dito. Walang tao. Nakaalis na yung Terror Blade into safety. Kita yung box sa top lane. Nagtitake siya doon kasalukuyan ng creep wave. Pero yung Bangolier, hindi natin na malayan. Hindi na siya sinikatan ng araw dito. DB, with that solid burst. Hindi nga man lang pinap yung Shiva's Guard. Mga Sonic Wave, Scream of Pain lang. Tsaka Shadow Strike. Enough na. Hindi ko rin nakita yung buhay ni Bangolier doon kanina eh. Diba? Siguro na, sobrang low life na ni Bangolier kanina kaya na-capitalize dito ni Queen of Pain. Siya din, or si Bangolier din kasi yung nag-show sa may bottom para kahit paano ma-delete nila dito or maparack nila dito yung Army Geniuses. Pero so far, yung Army Geniuses, yung Queen of Pain mo, diba? Sobrang kunat ni Shiba's, isipin mo yun. Kung papatayin yan, tsaka may sagot na rin sila sa armor. And the Aegis of the Immortal plus yung threat ng press the attack na sustain coming from this Legion Commander, pwede siyang i-cookie out anytime and kung magpo-fully commit, etong kukunan ng MY may Ravage na nakaabang or naghihintay sa kanila plus yung kisses. Ang hirap eh, mapag-go or anti-go etong AG, kayang-kaya, yakang-yaka. Sipin mo, prontahan sila dyan ng Templar Assassin na merong refraction na pwedeng ma-press the attack and then pwede rin siya mag-BKB. Dagdag mo pa yung Aegis of the Immortal. Buti na lamang talaga, hindi ganun ka-greedy din tong Aegis na idire-diretso yung push na nagagawa nila, no? Mm-hmm. Oo nga eh. Buti na lang kamo. Nire-respect pa rin nila yung high ground, no? Oo, nire-respect pa rin nila, yun nga. Other way around. Tsaka, wait, bago yun, mukhang may nahuli yata si TV. Ito, si Seri, nakita! Tumama yung traps, may kakakibat na silence yon, kaso lang din nila papasukin yun sa high ground, kailangan tore lang para dito sa MY. Oo. So far, respect pa lang dito for Army Jesus, hindi pa rin nila, ano lang mag-attempt ng push eh. Pero unless may DD dito si Azura, nakakuha siya dito sa may bottom. So ito na yata yung turning point na hinahanap natin dito, Jay. Kailangan nilang sulitin yung double damage. So hindi pa na napapop. Merong bote si Azura. Pero tatry pa rin ni BB na mag-cut pa rin dito ng creep wave. Kita yata siya. Kita! Ito mag-adjust duel plus the cases. Kahit overkill, okay lang.
Kala ko bibitawan pa yung Sonic Wave doon, pero I got this, sabi ni Womig. Pag going for that Aghanim Scepter, para at least pantanggal bosset sa mga BKBs din dito na Army Genesis. Pero 60 seconds down dito yung Queen No Pain. Possible buyback kung sa Ali man. Wala nila dumipensa kaso nandito pa yung backdoor protection. Creep wave, paparating na, so matatanggal. Tree Tower, papanila yung Glyph. Blink out muna para kay Gigi. Walang kailangang mag... umilit kundi itong si Azura lang para masulit sa kusigis sa Immortal. Tanggal na naman habang debuff sa likuran itong Legion Commander. Rolling Thunder in, pero kukonekta lang sa isa. Hanapin na nila yung target. Ravage! Ancient Operation na madidilit lang agad-agad. Buti nakapag Sander pa itong si KLP after that Ravage para kay Varys, and mukhang reset ata yung gagawin dito ng AG dahil na-alarma sila na pa-buyback yung pack, and they need to respect that. Respeto pa rin, even though may double damage ito si Templar Assassin. Sir, alam nga, wala na siyang BKB. So, okay, rebat na, sibat na tayo guys. Wala na akong BKB. Kaya na nila ako burst. Even may Aegis, or I guess, expire na rin yata yung Aegis eh. Wala na yata siyang Aegis. Kaya hindi na rin silang matabang. So, respect pa rin for dito sa Army Genesis side. Sakit pa rin si Terrorblade kahit pa paano. Even though may sagot. Diba? So once na magkamali lang ng movement or na initiation dito yung Army Genesis, they can still, di ba, itong MY, kung MY side ka man, kaya pa rin nilang i-hold yung game na to. And sulit na sulit yun, ha, na kahit sabihin mo hindi ka na, hindi na patay or na tanggal sa iyo yung Aegis, na force out mo yung buyback dito nung pack, yun yung importante. Downside kasi ng MY is sobrang skill dependent nila. Pag wala silang metamorphosis, especially kahit yung Rolling Thunder, hirap talaga sila dito. Rolling Thunder, yun yung na-point out mo kanina na kahit wala silang Ravage dito, AG, they can go, di ba? Kahit Sonic Wave wala, Ravage wala, pwedeng talaga sila dito pumalag. Unlike for MY na nandun yung strength ng lineup nila in terms of skills talaga, skill set. To yun. Tsaka isipin mo, walang metamorphosis si Terribly dun. Buti na lang kamo, hindi siya nag-pop ng meta. Yun pa. BKB lang ang pinap niya nung nagsisiege dito yung Army Genesis. It's a good sign na rin kahit papano. At least yung BKB mo, di ba? Kahit papano, makapag-reset naman agad. Unlike yung Metamorphosis kasi yan, tagal lang cooldown yan, men. Di ba? So, hihintayin mo pa para may mabubo ka kayo sa teamfight. And actually, nadedelay nga sila dito ng MO eh. Kumbaga, nakakabuelo pa rin sila. Look at the net worth of Terrorblade. 24k versus 22k na lamang in terms of map control pagdating sa creep wave din. Yung top lane lang na pinupugak ngayon ng POC, yung nakakapag-push lang sa kanila kahit papaano. And yung Terrorblade, hindi siya ideal na lalabas eh. Yung pumapasok na lang sa high ground, yung pinoform niya dito, hindi siya mapunta sa triangle area. Nandun yung ward, cliff ward ng AG. Dito naman din sa left right side ng jungle niya, lalong mas delikado pumunta dyan, diba? Pero ano, na-delay pa rin sila dito ng MY Nurse. Grabe. Diyan pa rin naman. The fact na 22k yung lamang dito, may palag pa rin talaga yung emo eh, no? Oo. Magkaroon lang ng one mistake yung Army Genesis. Oo, yun lang talaga eh. Dito ng emo eh. Yung li sila ng initiation, yung pagbitaw nila ng mga spells. Nag-waiting yung MY para, alam mo yun, gusto nila na opportunity kapag yung first ng MY, talagang ikakapitalize nila. Yung pwedeng yun na ipapanalo nila ng teamfight eh. Diba? Ito, nagsmoke na sila. Alam after, na, nag-lilo na. After mabili yung Aghanim Scepter nung Puck, immediate smoke agad yung naging shot call dito ng MY. Hanapin nila ngayon yung AG. Pero AG, ang tanong, are they aware na ako na yung KNP? Mahanap nila yung target. That's gonna be Puck. Nandito ng El Alpha Blast plus Sonic Wave. Ibabato niya na lang yun. Wala siyang buyback. Down siya rito for a minute and 30. And Woming ngayon, kahit naka-BKB, nasuslow siya ng Ice Squad. Di nag-view Lotus Orb. Ayaw siya bigyan ng skill. Pero mamamaga itong si Zeri. Good kill yun. Pero makukuha naman nilang Ancient Operation. But still, yung 4 versus 4. Mukhang papabor naman na para sa AJ. Look at that Ravage. Welcome to your Kodak moment, paring Varys. That's a double kill for you. He's delivering the goods dito para sa ibang AJ Dark. And Roshan is up. Yun yung maganda dun. Dun nagkamali na yung hinahanap kong error for MY. Ganda sana na take down nila yung Queen of Pain. Pero kinulang. Kinulang talaga. Ay, yung coil din kasi, si Queen of Pain lang yung nakahuli. Di ba? So, nakagalaw yung AG to the point na
target sila palita or let's say na i-burst down nila yung mga support kasi kahit pa-patter pa rin yung support dito ng MI kasi dyan pa rin yung gagaling na follow up nila nung isang terrible fight. Pansin mo, diba, kailangan lang talaga dito ang pumronta nito. But again, hindi nakakapronta si Terrorblade, men. Di ba? Basta mat-duel lang, katulad nung time na team fight. Well, ang hirap nito for MY. Kasi yung mga supports mo, laking factor talaga. Yep. And the Varys waiting for that moment. Meron siya ditong Refresher Shard. So, cooldown ng kanyang Ravage. Malapit-lapit naman na yan. Kalahati na lang. Double Ravage yan kung sakali. MVP siya sa ganap na teamfight. Kung kailan pa naman online na at least yung MY, meron silang Ags. For Pok, meron na silang Silver Edge na pang-counter nila dito sa Tidehunter. Eh, yung tinik nila na gamble dun after that smoke. Dun sila parang na peste dito ng AG. So, Swift Blink na para dito sa Templar Assassin and the overfarm na sila dito halos lahat. And paano na? Lalagpas na sa kalendaryo maya-maya lang yung network dito ng AG. 27k. Tambak na to, Dars, isang buwan. Kung February yung month. Totoo yan. <Diba? laughs> Ay, February pala tayo ngayon. Oh, ay di ba pa March? Pre? Ay, March na ba? March na eh. Ang bitter naman, Norn. Ang biter mo naman. Bitter yan. Paano na lang yung bitter? Paano na lang yung mga love life char? Pero eto na yung initiation. Oh, kinain ng buhay din yung lion. Makapag-buyback siya, Azura. Ipukuki out. Meron siyang spell immune pa naman at the moment. Plus Aegis of the Immortal. Varys, hindi pa niya pinapop yung kanyang Ravage. Gusto niyang intayin yung cooldown. Ayaw niyang i-repressure basta-basta. Sabi niya, ba't ko i-cooldown? 10 seconds na lang naman ha. And ito, 3 seconds na lang. So, kakatok na itong kuponan ng AG sa tarangkahan. Si Direk ba nag-ano dito? Nagka-cameraman? Ay, nag-click ng items. Props kay Boss Eric. Ah, napaka-ho, napaka-saya. Malupit, ha? Alam mo, ito trivia kay Eric. Kasi nasabi ko, mahusay. Oh. Ito yung trivia kay Eric. Oops, nag-oops yan dati. Pati, bago pa siya. Kaya pala malupit. Kasi, nababanggit ko, gusto ko lang i-comment si Direk. Kasi, pag may nababanggit ako, automatic, umaano, tawag dito. Nakiklik agad eh, dun sa Hero Plus kay Mother. Malupit ha, malupit ha. Refresher meron din si Queen of Pain. May refresher shard si Varys, so double ravage yung inasa natin na makita dito. Tingin ko, ito na yung game ender to for AG. Kasi ang punto na lang dito is tapusin na itong game na ito eh. Diba? All, yung from the start pa lang, AG na yung nagkakaroon ng momentum compare mo sa MY. Na nakagaro naman sila ng item o pero yung momentum na sinasabi natin dito is hindi pa board sa kanila. Ready na, nakagilid lang gusto niya yung Silver Edge na nakagumpo na drain pull yung dalawa doon. Finger kaso lang nakapag-force down of Varys, gusto talaga lang i-take down doon yung Tidehunter siya yung prior target and mama-manage naman nalang i-take down agad-agad na pwede siya mag-buyback, mag-TP sa outpost kung gusto yung pa nilang lumaban pero mawawan yung ganito yung Vampire. Ilista mo na rin yung Pok Azuri with that smell. Uy, walang buyback! Straight to the heart and walang buyback dito yung Pok. Link in kay KNP. Look at Tidehunter. Bakit ba ako magbabuyback? Kaya nyo na yan, guys. One on one with a great one, KNP. May Aegis of the Immortal ako. May Ravage pa kaya siya. Ano, sorry. Thunder, wala na. Ito na rin yung pieces. And I think that might be it. And team number one, for sure, will go dito sa side ng Army Genius. Teka, excited ako. Hindi pa pala. Nagbuyback dito yung Pok. Mababasag na nila, guys. Yung lane set of Rax. Butas na yung dalawang mapa. Radiance ng MY and they're going for that Megas kung sakali, kaso what's the difference? Anong gagawin mo dito? Man, wala kang Rolling Thunder and Dream Point sa arsenal mo. So talagang for safety may Megas. Ay hindi, meron pang ano, meron pang dalawang dato. Wala na Megas. Nabit na finally. Binigit na. Indeed. So they're finishing the game na dito. Kung magbabuyback man yung Terrorblade, wala na siyang metamorphosis. And I guess cooldown pa down to BKB niya dito. Azura, eyes on the prize. Trabaho lang, walang personalan. May nagagawa sa likuran. Si Ravage na sa likod. Pero nakuha nila dun si Seri. Ayaw pa. Sabi nga ng chatmin ng Fnatic, GG na, ayaw pa mag-GG ng mga to. So ito na yung Aqua Blast and that buyback. Dieback! Ripple baby for DB. Tapos pa yung AA. Baka hanapin for a possible teamwork. Pero they went for the Ancient in number 1 para sa AA. Convincing win. Although safety lang. 45 minutes. 45k na alamangan, Darcy.
Ano masasabi mo sa naganap na encuentro na yun? Yeah. Masasabi ko dito, it's a one-sided game. Napatagal lang dito ng AG to the point na nirerespeto pa rin naman nila safe yung lang, strength lang ng isang Terrorblade. So naging ano lang sila, naging disciplinatic lang sila. Diba? True, kaya true. I guess all of the sudden lahat 'yon Army Geniuses both sa mga team fights sobrang one-sided talaga masasabi ko dito sa game na to. And gaya na point out ko kanina sa draft, it's all about that TA. Yung momentum wise, 'di ba? Kuha niya yung mga right timing ng items niya, he can easily snowball this game. Tsaka naipit na rin si Terrorblade that time kaya masasabi kong maagay yung Skadi dito ni Terrorblade. But in the end, siya lang ang pinaka may farm dito sa Emoy eh. Di ba? So, sino yung pa-follow up dito for Terrorblade kapag namatay siya? I think si Puck. Oo, meron Dream Coil. Pero, well, after nung bandang 30-minute mark, wala na sila nabuburst eh. Di ba? So, si Terrorblade lang talaga yung parang naging key nila to provide those damage output na kailangan i-provide dito ng M. In the end, hindi naging sulit, di ba? Kasi yung mga supports sila, eh, nabuburst out sila dito ng Army Geniuses. So, I think yun yung naging disadvantage nila. So, yun na nga yung ating game number one. Tignan natin kung maakabawi pa ba yung kuponan dito ng MY. Though, nakapagbigay naman sila ng fight, at least dito sa Army Geniuses, pero kulang pa. Kailangan nilang pag-igihan at least. So, balik tayo sa game number 2, guys. Stay tuned lang. Dahil always support local casting. Diyan lamang kayo dahil magbabalik kami. Promise that the dagger out, Dars. Peace. Yow. Light. Increases black levels via dark boost and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is...